Batangas. So, ngayon gagawa tayo ng avocado float. So, ito po yung ating avocado. Dalawang avocado lang po yung gagamitin ko kasi nga sayang din naman walang kakain. So, try po natin yung avocado float for the first time. Pero wala po akong graham. So, yung gagamitin ko lang po is yung cake. Parang siyang ano to eh. Ano ba to? Yung coconut. Cake po to siya sa loob. Parang cake siya na, hindi siya whopper. Cake po. Cake. Ano basta? Cooklap siya. Ay, yung Apollo chocolate layer cake. Ayan. So, cake po yung loob niya. So, ito po yung gagamitin natin na pang base sa ilalim. Kasi wala po akong graham. So, i-try po natin kung anong lasa or paano nga ba siya. So, ito lang po yung ating box. Kasi wala na akong malalagyan. So, ito na lang siya. So, sakto lang din naman. So, yung ating cake, mga palangga, hindi ko na siya i-mask or kung ano-ano pa dyan. I-dip na lang po natin siya sa ating milk. So, kumuha po ako ng milk. Fresh milk lang to. So, i-dip ko na lang siya para lumambot. Kaysa naman i-mask ko pa. Then, wala po ako, hindi na po ako nag-blend or nag-mix ng condensed milk tsaka all-purpose cream. Kasi nga, may leftover po ako ng mixtures ng yung whipping cream yung ginawa ko dun sa avocado cake natin. So, ito po yung natira. So, ito na lang din po yung gagamitin natin sa ating avocado cake. So, i-try po natin. So, tara na mga palangga. So, samahan niyo po ako. And of course, i-taste din natin siya kung talagang masarap nga ba. So, ayan mga palangga. Hiwain lang po natin yung ating avocado. Kung makikita niyo po, napaka-fresh po ng ating avocado kasi nga po bagong pitas talaga siya. Hindi ko talaga siya nabagsak. So, hiwain lang po natin yung ating avocado at balatan din po. Yung, yun, makikita nyo, madali lang siyang balatan. So, may iba. Yung isa kasi, parang hiniwa, slice ko siya kasi ang hirap balatan. So, siguro, hindi masyado siyang naano sa pagkahinog niya. Ayan, tingnan nyo yung galing, no? Diba? Ang ganda pagkabalat. So, yun mga palangga, balatan lang natin and hiwain lang po natin. Depende po sa inyo kung anong sukat ang gusto nyo at paano nyo hiwain, okay? So, yung whipping cream po natin na leftover po, iniwisk ko na lang po siya, whisk. Ayan. So, kunting ano lang po yan, kunting whisk kasi na-mix ko na nga siya. So, leftover po yan ng cream, whipping cream and condensed milk. So, yan po yung ginamit ko doon sa cake natin, sa avocado cake. So, pwede, i-link ko na lang po yung link ng avocado cake para doon sa ating whipping cream mixtures mga palangga. Sa ating description box, check nyo na lang po. So, yan ang po ginamit ko yung Apollo cake. So, hindi na po siya kailangan ismask kasi nga malambot na yung cake. So, kunting dip na lang sa milk para po ma-absorb ng milk yung avocado mixtures din. Papasok siya sa loob talaga. Then, the same time, arrange lang po natin sa ating mga molding kung ano pong gusto nyo gamitin ng mga mold na meron kayo. So, yan lang po yung ginamit ko is maliit. Kasi nga po, wala namang kakain. So, arrange po natin yung ating Apollo cake. And, syempre, hindi po siya enough. Ay, paano? Kinain ko nga. So, pwede kayong gumamit ng graham or any cookies na meron po kayo. So, I think optional lang din naman yan kasi nga lahat po, wala po akong stock. So, din generously po, ilagay po natin yung ating whipping cream mixtures po. So, wag po natin tipirin. Maglagay po tayo na madami kasi more creamy po talaga siya is more mas masarap. Kasi kung sarili nyo lang din naman yung kakain, wag nyo nang tipirin yung sarili nyo. So, each layer po, lagay po natin yung ating cream mixtures. So, naglagay lang po ako sa gilid ng avocado. Kasi nga po, wala na siyang ano, wala na tayong extra chocolate. So, panta pa lang yun dun sa may empty side ng ating molding. So, ayan mga palangga. Then, next po is, syempre, arrange po natin yung ating avocado pagkatapos natin malagyan yung bawat layer. So, napakasarap po, hindi po talaga kami magsisisi, promise. So, ayan po, inarrange ko lang po yun. So, syempre, more avocado po talaga is mas masarap. So, yun na nga sinasabi ko, pag lalo na pag kayo lang din naman yung kakain, family nyo na, or kahit ibigay nyo, syempre, kahit ibigay nyo is sarapan nyo na. Kasi, iba din talaga yung makakatikim is makapawaw sa luto nyo, mga ganaan. So, ayan naman pangalangga. Ah, diba? So, wag magtipid, as long as magtitipid lang, except lang talaga na limited yung ating ingredients, so pwede yun. Pero yung avocado naman, kasi nga meron akong avocado lang dyan sa likod ng bahay namin, so marami naman. So, yan. Hindi ko na siya tinipid. Okay? So, yan. Maglagay din kayo another na sa another layer sa top ng ating avocado, another mixtures ulit ng cream cheese, ng cream and milk. Ayan. Kasi po, pag na, alam nyo yun, pag after na-freeze nyo siya ng overnight, naku, ang sarap. Grabe.
tapos mas malasa yung avocado. Tsaka yung avocado po natin hindi mapait. Kasi yung pagkaluto niya is maganda. Kaya importante din po na yung pagkahinog ng avocado nyo is saktong-sakto. Huwag nyo po yung parang alanganin kasi mapait nga po yung avocado. Mapait siya. So, huwag nang ganun. Di po kailangan talagang ilang days ko ba yan? 5 days yata yan. Pinano ko. So, pagkatapos kong napitas. So, mga 5 days. So, depende din ha kasi iba-iba naman tayo yung iba. Binibili lang naman sa market. So, okay lang din naman yun. As long as maganda yung loob. Walang sira. So, ayan mga palangga. Arrange din po natin ulit sa another layer. So, I think 3 layer yung ating avocado, di ba? Yaman natin sa avocado ngayon, mga palangga. So, yun ang nga sinasabi ko, huwag tipirin kasi sarili lang din naman natin yung kakain. So, yung next natin, mga palangga, maglagay tayo ulit ng avocado pa rin. Arrange pa rin natin dyan. Kasi nga, ang liit lang ng lagayan ko. Pero maganda sana kung medyo maluwag-luwag yung ating lagayan. May problema kasi ako sa base. So, pag okay na po yan siya, mga palangga, syempre, wala na po tayong chocolate mixtures, chocolate cake. Nag-add na lang po ako ng cracker. Crackers. Yes, crackers. So, any crackers lang po na hindi, wala siyang sugar, yun, pwede naman yun. Or, di kaya gram, so wala rin akong graham. Ang ginamit ko na lang is cracker. Yung parang wala siyang sugar. Yun po yung i-try natin. Then, i-dip lang po ulit natin sa milk. Yun. So, ayan, mag-top ulit tayo ng ating cream mixtures sa taas. So, makikita nyo talaga na masyadong creamy yung ating avocado float. And, of course, yan po yung ating whopper. Ay, cracker, yeah. So, wala pong sugar yan. So, dinip ko lang sa milk. Din nilagay ko na siya sa pang-final natin, okay? Sa top para po yung mag-hold sa ating avocado, yung sa toppings natin sa taas. So, 4 lang yan. So, okay lang rin yan. Pero, masarap din naman siya, mga palangga. Basta, as long as may graham kayo, mas pwede din. Or Oreo. So, ayan na mga palangga. Then, lagay din tayo ulit another pang final touch na. Siyempre, cream ulit. Cream ng cream. Ayan. Diba, ang yaman natin sa cream, no? So, sakto lang. So, ayan mga palangga. Cream natin ulit. After natin mag-cream, lagay na natin yung ating avocado. Arrange po ulit natin. So, depende kung anong gusto nyo mga style, anong gusto nyo mga hiwa sa avocado nyo. So, kayo na po bahala. So, yung sa akin, first time ko yan ginawa, yung avocado float. And the same time, first time ko rin matikman yung avocado float. So, dati nakikita ko lang yan sa mga Facebook na post. So, ngayon, talagang in fairness, mga palangga, ang sarap pala. I think, mas masarap siya sa mango. Mas bit ko to kaysa sa mango. Kasi nga, medyo asim-asim pa yung minsan yung mango eh. Depende, ang hirap pa kapag timing na talaga matamis na mango. So, ayan mga palangga, okay na po yan. So, final touch and of course, i-fridge lang po natin ng overnight. So, ayan ha, sana po magustuhan nyo and of course, sana i-try nyo, lalo na pag nasa probinsya kayo, ang daming avocado, try nyo lang or di kaya milk, kahit ganun na lang or kung wala namang budget, okay na rin yun. Milk at saka asukal, pwede na rin yun, matamis pa rin yun, masarap pala. So, ayan na yung ating may avocado float, mga palangga. Ay, diba? Kikita nyo ang ganda. Tsaka hindi po siya nagbabrown. So, kailangan ko muna siyang i-ref ng overnight. Then, kung nakikita nyo kanina, nag-add po ako ng cookies. Crackers. Kasi nga, kulang po yung ating cake na pang-base. Kasi nga, ninat-nat ko. So, ngayon, ilalagay ko muna siya sa fridge. Then, i-ref natin ng overnight. Then, see you tomorrow, mga palangga. So, i-ref ko muna ha. So, ayan. See you tomorrow, mga palangga. Abangan natin kung anong lasa. Masarap ba siya? Kasi nga, hindi ako gumamit ng graham. Yun lang talaga ginamit ko. So, cake. So, try natin yun bukas. So, ito na po yung ating avocado float, mga palangga, after overnight. So, tingnan nyo po, napakasarap at napakaganda talaga tingnan. And of course, so yummy. Naubos ko. Laki lang naubos ko. Isang slice. So, ayan mga palangga. So, sana magustuhan nyo ha. Please try nyo rin po yan sa bahay. Napakasimple lang po gawin at madali po yung sundan. Nagustuhan nyo yung ating avocado cake. So, please don't forget to subscribe, like, share, and comment na rin po sa baba. And of course, kung bago lang po kayo dito sa aking channel, welcome po kayo. And appreciate ko po kayo lahat, lalo na yung nagko-comment sa aking YouTube channel. So, thank you so much and see you soon in my next vlog.